is by faith, from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Nakunawaan ko ninyo, hindi ko'y kinahihiya ang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat ito ang kaligtasan ng lahat ng tao. Paano po maliligtas ang tao? Kung siya po ay magiging membro po ng fellowship, amin po ba? Hindi po. Magiging membro ng denomination? Hindi rin po. Ng sekta o ng religion? Hindi rin po. Yung siya ay mabautismo o mabinyagan o maumpila? Hindi rin po. A person cannot be saved by confirmation, by baptism, by being a member of a church, or a sect, or a religion, or denomination. An unbeliever, a lost person, will be saved by accepting Jesus as their personal Lord, God, and Savior. Paano po naliligtas po ang tao? Pag tumanggap po kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, Diyos na kanyang buhay, ng ating buhay. Kaya ang ginagawa natin, kapag may naghihingalok o may karamdaman ng isang tao, sinisikap natin patanggapin. May tao pa mo ba? Hindi pwedeng nag-i-evangelize tayo na hindi natin sila pinapatanggap. Kinakailangan pinapatanggap natin sila. Kaya kailangan marunong tayong magpatanggap sa kanila. Dapat alam natin tinatawag na sinner's prayer. Sige, sumunod ka sa maigling panalangin ito. Gawin mong panalangin ng puso mo ang panalangin ito. Repeat this prayer after me, a sinner's prayer. Make this prayer your prayer that comes from your heart. Naunawaan po ba natin? Kaya kinakailangan marunong tayong magbahagi ng salita ng Diyos at marunong tayong magpatanggap. Huwag po kayong magagalit sa akin, marami pong magagaling mag-post sa FB. Pero yung mag-evangelize personal at magpatanggap personal, ito ang kulang sa maraming Kristiyano. Naunawaan mo natin, marami pong magagaling na mag-post sa FB, pero yung mag-share ng salita ng Diyos at patanggapin ng isang tao bilang Lord and Savior ng kanyang buhay, ay kukunti mo ang nakakagawa nito. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Kaya po sa mga crusade po, nakikita natin, pinapatanggap natin sila. Pagkatapos ng ating service, pag may bago, nagpapatanggap tayo. Bakit? Sapagkat baka bigla silang pamatay. Paano kung hindi sila nakatanggap kay Kristo bilang Lord God Savior ng kanilang mga buhay? Paano? Di impyerno ang kanilang punta. Kinakailangan bago silang mamatay, malagutan ang hininga at mawala sa magiging bago nito. Kinakailangan mapatanggap sila kay Kristo. Kinakailangan patanggap nila si Christ bilang Lord God Savior ng kanilang buhay. Naunawaan po ninyo ako. So number one, write it down. Iligtas ang mga hindi paligtas. Evangelize the lost. Evangelize the unbelievers. Romans 1:16-17, for I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation. Kaya po mga minamahal, tingin po kayo sa akin, para makapagligtas ka ng maraming kaluluwa, magsanay ka na. Magsanay ka na na customer mo, bahaginan mo ng salita ng Diyos. At patanggapin mo siya. Magsanay ka na. Dahil pag hindi mo po ito nagagawa hanggang ngayon at sa tagal mo ng Kristiyano, may problema ka. Magsanay ka na ang kapitbahay mo ay sharean mo ng salita ng Diyos, patanggapin mo siya. Magsanay ka na. Magsanay ka na ang classmates mo ay bahaginan mo ng salita ng Diyos at patanggapin mo. Ang office mates mo at ang sino pa mga tao hindi ligtas, magsanay ka na patanggapin sila at nang sila'y maligtas. Amen. May tao pa ho ba rito? Learn how to evangelize. Learn how to lead them in a sinner's prayer. May tinatawag na one-on-one evangelism. Ang
pagilising, kunyari si Maymay, sisarado siya. Pag tumanggap na siya sa sinasabi ko, pray tayo. Yun ko tayo pamikit ha. Pwede kang sumunod sa padalaan kito o kaya naman mag-agree ka na lang sa mga sinasabi ko. Pag ikaw ay sa Kristo, ako po'y humihingi ng tawad sa iyo. Nagkasala po ako, pero patawarin mo po ako. Handa na pong magbaliglob siya, handa na pong magbagong buhay. Yun. Pag namatay si Maymay, pasok ng langit. That is one-on-one evangelism. Tanungin mo katabi mo, nagawa mo na ba ito? Inal na at nag-evangelize mo ng one-on-one. Do you know how to evangelize one-on-one? Or another term is personal evangelism. And another kind of evangelism is group evangelism. Lima yung classmates mo, sampu o labing lima. Bahagi na mo ng salita ng mission buong classmates mo. Tapos payukuin mo, patanggapin mo, maaaring iba hindi lahat yuyuko, hindi lahat tatanggap. May magkatawanan dyan. Pero merong yuyuko dyan. Patanggapin mo, ang tawag dyan ay group evangelism. Ang tanong ko sa kalamitin mo katabi mo, nagawa mo na ba ang group evangelism? Sagutin mo, sagutin, pasagutin mo sa kanya. Learn how to evangelize person by person or one by one. And learn how to evangelize as a or group evangelism or mass evangelism. Kagaya ng mga crusades, di po ba crusades? Pag naman ng nakaraan na, nagaroon tayo ng crusade sa Gimba, malaking kagalakan, malaking himala. Pagkatapos ng youth conference, tayo po ay nagaroon ng malaking kagalakan, malaking himala. Marami pong tumanggap sa Panginoon. Ang tawag po roon is group evangelism or mass evangelism. Marami kang classmates, marami din ang believer. During break time, mag-preach ka sa kanila. Opo, meron niyang tatawa, meron niyang mangiinis, meron niyang mga asar. Pero hindi lahat ay aasarin ka. Meron niyang tatanggap sa puso nila bilang Lord and Savior na kanilang mga buhay. Nakikinig pa po ba tayo? Learn how to evangelize person by person or personal evangelism or one by one evangelism and learn how to evangelize a group or mass evangelism. Kaya nga, may tindahan ka, ang daming kumakain dyan. Ang dami nating DVD na pwede nilang mapanood. Piliin mo yung mga DVD na pwede nilang mapanood na ihahatid sila sa kaligtasan. Ipalabas mo yun habang kumakain sila sa maikling sandali. Sa kamubigan ng drugs, babasahin nila yun. At sabihin mo sa kanya, kung meron ka pang tanong, text ka lang. Kung gusto mo, pupunta ka kami sa inyo, magkakanta kami ng evangelism o magkakanta kami ng Bible study sa inyong lugar. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. May tao pa ho ba rito? Huwag ho natin sabihin, alam mo, busy ako sa parental pastor kaya hindi ako nakakapag-evangelize. Huwag mo sabihin yan. Busy kasi ako sa magluluto at paglalaban, hindi ako nakakapag-evangelize. Huwag mo sabihin yan. Busy kasi ako eh, sa pagbabantay ng computer shop eh. Kasi sa totoo lang, sa computer shop, ang dami mo lang i-evangelize dyan eh. Oo. Oh. Eh, busy sila sa pag-computer eh. Yung ano, yung mga mirror nilang dyan, tawagin mo, halika. Nanonood ka lang dyan, hindi ko kwentuhan kita. Naunawaan mo ba natin? Amen mo ba? Tandaan mo, he that wins souls is wise. He that saves lives is wise. Siya raw na nagliligtas ng kaluluwa ay matalino. Ay kung hindi nagliligtas ng kaluluwa, anong tawag? He that wins souls is wise, but those who are not winning souls, ano ang tawag mo sa kanila? Ano ang tawag sa kanila ng Biblia? Naunawaan po ba natin? Iba po ako sa ibang maraming Kristiyano.
Bago ako humawak ng gitara, naging soul winner muna ako. Bago ako nag-full-time soul winner muna ako. Bago ako naglingkod sa loob ng iglesia, soul winner muna ako. Bago ako nangaral, soul winner muna ako. Pero napakaraming very active sa church, pero hindi soul winner. Magaling mag-keyboard, pero hindi soul winner. Magaling mag-gitara, magaling tumugtog, pero hindi soul winner. Magaling mag-sombrero, pero hindi soul winner. Ang kinakailangan natin ay maging soul winner. Amen! At pagkatapos ng mensahe nito, matututo na tayo mag-evangelize person by person or personal evangelism. Amen! At matututo na tayo ng group evangelism. Gagaling si Sir Tonet, Pastor Tonet. Ang dami mong border. Pasukin mo yung kwarto nila. Saglit lang. Saka mo ibahagi ang pag-ibig ni Jesus sa kanila. Amen? May celebrate ka na. Pasukin mo kwarto nila. Ikaw ang nagpapaupo sa kanila. Ikaw yung kanilang landlord. May mga bed spacer ka. Pasukin mo yung kwarto nila. Saglit lang. Bago kayo matulog, ibahagi mo ang pag-ibig ni Jesus sa kanila. Saka kayo yung mukha tumigil at saka kayo mag-pray. Amen? Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? Sino'y nakakaunawa? He that wins souls is wise. Nawa, pagkatapos ng preaching na ito, hindi lang tayo magagaling sa FB. Magagaling tayo mag-ibandilize. Amen po ba? Alampakan natin ang Panginoon gusto natin. Sino po yung nandito talaga na ia-apply ang mensaheng ito? Person to person. Group or mass evangelism. Ang mga crusades ay group evangelism yan. Mass evangelism yan. Yung mga Bible studies, mass evangelism yan. Pero may tinatawag na person to person evangelism. Nakikinig pa ba tayo? Alam niyo po ba, papasok po si Pablo sa sinagoga, mangangaral siya. Maraming manlilibak sa kanya, pero pagkatapos ng mangaral, may susunod sa kanya. Saglit lang, balik ka muli. Gusto namin muling marinig ang sinasabi mo. Naunawaan mo ba ninyo ako? Naunawaan mo ba ninyo ako? Kaya dapat yung mga na-evangelize ninyo, dapat pinapalo up ninyo. Binabalikan niyo ang muli. Alam mo ba na meron kang spiritual mother at meron kang spiritual father? After you evangelize a person, you have to follow him or her up. You have to visit him or her again to answer all her questions. Nakikinig pa ba tayo? Alam mo ba, di ba, minsan meron kayong binibenta mga produkto? Di ba, minsan yung binibenta yung produkto, minsan di naman nila kaagad binibili yun, di ba? Tama? Binabalikan ninyo, di ba, para makonvince ninyo? Tama o mali? Ganon din ang pag-iiba ni Lance. Hindi ka agad sila tumatanggap. Kinakailangan mong balikan. Nakikinig pa ba tayo? Kinakailangan mo silang makonvince. Amen! So it means ang pag-i-evangelize ay tiyagaan. Tiyagaan yun. Tiyagaan. Walang sukuan. Minsan parang sa mga laro ay tambak, talo na yan. Pero magugulat ka sa bandang uli, yung tambak at talo na, nag-champion. What's the problem? Kasi hindi sila sumusuko till the end. Amen! Ganon din ang pagliligtas ng kaluluwa, huwag ang sumuko hanggang wakas. Hanggat hindi sila ligtas, hanggat hindi ka nakakapagliligtas sa maraming kaluluwa, huwag ka titigil. Amen! Don't stop until they get saved. Kinakailangan silang maligtas. Naunawaan po ba ninyo ako? Naintindihan mo ba ninyo ako? Anong sumasagot?
Huwag mong tigilan yung classmate mo kung hindi ligtas. Para din paniligaw yan eh. Kung talagang mahal mo ang isang babae, liligawan mo ng todo hanggang mapasagot mo. Kahit may sinagot ng iba, pero pipilitin mo pa rin masagutin. Amen! Upang sa ganoon ay ikaw ang mapangasama niya. Ganon din po ang pagliligtas ng kaluluwa. Ganon din po ang pagpa-follow up. Itaap pa mo ba rito? Hindi niyo mo malang mapansin pag mga anniversary natin, mga special occasion, ang daming unbeliever din po ba? Pero ang kasunod, papabayaan na mo natin yung mga nag-impart, yung mga nagdala, papabayaan na sila. Ang tawag po rito ay spiritual abortion. Sabagat matapos silang dalhin, matapos silang i-evangelize, papabayaan na sila. Hindi na po nagbibigay ng oras para po sila i-evangelize. Kaya kinakailangan po ang mga evangelism ministry. Kinakailangan po yung mga follow-up ministry. Huwag lang tayong magkumpulan sa magluluto. Huwag lang tayong magkumpulan sa pag-aasiraso sa church. Huwag lang tayong magkumpulan sa pagpapractice. Kundi tayo rin naman ay maging bahagi ng mga evangelism and follow-up ministry. Amen po ba? E tao po ba rito? Alam mo nung ako'y po'y bagong born again, when I was new in the Lord, napasama po ako sa mga tinatawag ng mga evangelism and healing ministry. Isa po ako sa mga nagpipray ng mga may sakit. Nakikinig pa po ba tayo? Napapasubok, napapasaba sa iba't ibang uri ng taong may sakit. Kaya lagi ako may dala palaging alkohol. Wisdom din para matapos may pagpray may sakit hugas ng kamay. Makinig po kayong maigi sa akin. Kung babasahin po ninyo ang Biblia, lagi mong sa bawat pangangaral ni Kristo, siya po'y nagpapagali. Amen? At siya po'y nagpapalayas ng Diyos. Kapag kayo po'y nag-i-evangelize, lagi mong ang tao may pangangailangan para madali nyo makumbinsi, ipag-pray nyo. At magtiwala kayo, sasagot ang Diyos, madali nyo silang makumbinsi. Amen? Amen po ba? Subukan ninyo na pag may pangangailangan kayo, huwag kayong mapre-over na mapre-over. Huwag kayong nag-text ang text kung kani-kanino. Subukan mo munang ipag-pray ang sarili mo. Yes! Amen po ba? Pag talagang hindi mo na kaya at kailangan mo ng tulong, saka kay hingi ng tulong. Amen! Kasi maraming tao, saan yung plato? Saan yung plato? Kaharap na niya yung plato, nagtatanong pa. Saan yung kutsara? Saan yung kutsara? Kaharap na niya yung kutsara, nagtatanong pa. Maraming tao, miyembro ng PAN. Palaasa. Kakanin niya, susuotin niya, dadamitin niya, ipagpupunas niya, tanong ng tanong. Walang sariling pusa. Hindi mo nagamitin ang mga mata. Ang kamay, ang paa, ang tenga, etc. etc. Kapag hindi niya niya makita, saka magtanong, amin mo ba? Ganyan din po sa sarili mong pangangailangan. If you have needs, if you have sicknesses and diseases, don't ask somebody to pray for you. Pray for yourself. Amen? Amen po ba? Sabi ng Bible, ipatok mo ang iyong kamay sa may sakit at ang may sakit ay gagaling. Kanino kamay? Kami mo. Di ipatok mo sa katawan mo. Masakit yung puso mo. Masakit yung tenga mo. Ipatok mo. Ipag-pray mo. Huwag ka munang tumapog ng kung sino-sino. Huwag ka munang magpa-pray over. Huwag ka munang text. Kung kani-kanino, ipag-pray mo muna ang sarili mo. At magugulat ka, sasagot ang Diyos. At kapag pinag-pray mo rin ang iba, sasagot din ang Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon sa lahat. Ganyan po ang pag-i-evangelize.
lagi mong ipapag-pray sila. Alam mo, merong five words na very effective. Kahit saan ka magpunta, bakit? Sapagat sa buhay na ito, ang tao ay hindi nawawala ng pangangailangan. Mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, maraming tao ay hindi nawawala ng pangangailangan. At alam mo ba kung ano yung five words na very effective? May I pray for you. Sabihin mo, may I pray for you. Pwede ba kitang ipanalangin? Nahihilig pa po ba tayo? Sabi ng angel ko, mahirap, singilin yan, singilin ito. Patungan mo ng ganito, ng ganyan-ganyan, etc., etc. May napalayas mo na ngayon, pinuputulan ng ilaw. Alam mo nung ako nalingin, binago ko. Sabi ko, kung ano, pagod ka na ba sa paghahanap ng mga customer mo? Para ka kumita ng pera, makabayad ka sa inuupahan mo. Sabi ko, mag-vitamins ka. Nagkikinig po ba tayo? Nagbayad! Amen po ba? At isang araw, ibabayad mo study ko sila. At pag binayad mo study ko sila, dahil sa kami ng hinahawakan ko, pinupuntahan ko nila, ikaw ang papalik sa akin. Amen! Wala sa pagsasot. Amen! Amen! At huwag mo sabihin, hindi mo kaya. Nandi mo sa katabi mo, kaya ko. May I pray for you? Pwede bang ipanalangin kita? Kaya sa buhay na ito, huwag tayong palaasa. May ulam ba? May kanin ba? Asan yung plato? Kutsara? Dinito? Asan? Asan yung postiso ko? Nakakabit pala sa kanya yung postiso niya, hinahanap niya. Nakikinig po ang batal. Amin po ba? Huwag tayong membro ng PAN. Mga palaasa. Use your eyes. Use your ears. Use your five senses. Nakikinig po ang batal. Kasi alam ninyo, kaawa-awa rin yung mga tao lagi mo nilang inaasahan. Alam ninyo, maraming tao lagi naghihintay ng tagumpay. Eh, marami na yung Diyos natin ah. Ilan din alam mo? Wala. Basta naghihintay na ako ng tagumpay. Uy, ang wala ng Diyos natin, dami ng aircon ah. Nagbigay ka ba? Wala. Basta alam mo, marami na tayong aircon ang lamig. Uy, may sarili na tayong lupa at magandang Diyos ah. Tumulong ka ba? Hindi. Uy, ang dami natin sasakyan ah. Tumulong ka ba? Hindi. Nakikinig po ba tayo? Kaya nga na sa Sunday wala ako dito. Gusto ko mismo makita yung lugar sa Pampanga kung ano ang kalagayan. Pagkatapos pupunta naman ako ng Camarita, alamin ko rin kung anong kalagayan ko. Ako mismo pupunta. At ang iba pang mga lugar at iba pang mga bansa, ako mismo yung pupunta. Amin po ba? Para makita talaga kung ano talaga yung kalagayan. Alam mo, hindi masamang mag-utos eh. Pero sana bago tayo mag-utos, tayo muna tumawa. Amin po ba? Intindihan ninyo ako? Hindi masamang mag-utos eh, pero bago sana tayo mag-utos, tayo muna ang gumawa. Kesa naman yung utos tayo ng utos, hindi naman tayo gumagawa. Ngunit ikaw mo muli, hindi masamang mag-utos. Pero mas masarap na habang tayo nag-utos, tayo mismo ay gumagawa. Amen. Nalakpakan natin ang Panginoong Diyos. At huwag mo tayong papayag na ating mga churches sa iba't ibang probinsya at iba't ibang bansa ay lumalaki. Pero ang sarili mong hawak
ay hindi tumadami. Sapagkat hindi mo sinasakabuhay ang bawat aral. Nahihilig pa po ba tayo? Kaya naalala ko si Benny Hinn. Si Benny Hinn ay may pinapastoran, pero nag-resign siya bilang pastor. Yes, sapagkat ayaw niyang manatili sa isang lugar na parehas na lang ng taong tinuturuan every Sunday. Gusto niyang matapos turuan yung mga yan, magsipagtino sa pagsipaggalap. Pupunta naman siya sa ibang lugar para doon naman magturo. Amen po ba? He resigned as a pastor to preach to another place, to another nation, to another city, to another state, and to reach out the unreached, to reach out the unbelievers, and to reach out the lost. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? Sapagkat ang mga naturuan ay dapat na maisakabuhay, ang dapat maisakabuhay. At hindi kinakailangan turuan ng turuan pa ulit-ulit upang sa ganun ay matuto na naman. Ako po yung tao, pag umaatin, laging nasa harapan. Hindi po ako nagigipagkwento at hindi naman nagigipagkwento. Naka-off yung cellphone ko. Hindi nagbabibrate. At sagap na sagap ko po yung mensahe. At matapos ko pong sagapin yung mensahe, isasakabuhin ko agad. Naunawaan po ba natin? We have put into practice all messages that we are hearing from God. Kinakailangan sa kabuhay natin. Ano po ang ating pinag-aaralan dito? Ang pagiging solwiner. Dahil ang solwiner ay matalino. Naunawaan po ba natin? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Tuloy po natin ang pagbasa, mga minamahal. Ano pong sabi ganun sa 2 Timothy 4:5. 2 Timothy 4:5. Tingnan po natin. 2 Timothy 4:5. Yeah, but you keep your head in all situations. Endure hardship, do the work of an evangelist. Pakisabi, do the work of an evangelist. And discharge all your ministry. Tingin po kayo sa akin, matatapos na po ako, di pa napakatagal pa. Kasi kaya naman humahaba dahil time for training. Pero bakit minsan humahaba? Kasi hindi kasi concentrated yung mga nagigilig. Pero once concentrated, tapos na kaagad yan. Ang sabi ng ganoon, do the work of an evangelist. Hindi sinasabi, you are an evangelist. Ang ibig sabihin ng evangelist, yung mga lagi nag-i-evangelize. Hindi sinabing be an evangelist. At sabi ka na do the work of an evangelist. Ano yung sabihin ng do the work of an evangelist? Pag-evangelize ka. Pag-evangelize ka. Discharge all your duties. Okay, nagbibigyo ka, pero mag-evangelize ka. Nagtitake ka ng picture, pero mag-evangelize ka. Nagkikinig pa po ba tayo dito? Nasa maintenance ka ng church, pero mag-evangelize ka. Nagluluto ka sa church, pero mag-evangelize ka. Naglalaba ka ng mga kortina ng church, pero mag-evangelize ka. Nagtatamburin ka, pero mag-evangelize ka. Nagkikipon ka, nagadransat ka, pero mag-evangelize ka. Do the work of an evangelist and discharge all your duties. Nakikinig pa po ba tayo? Nang ibig sabihin, isama mo ang pagliligtas. Hindi lang magpaparami ng anak. Isama mo ang pagliligtas. Amin po ba? Naunawaan ba ninyo ako? Do the work of an evangelist. Huwag ka lang mag-preach ka to something, but do the work of an evangelist.
discharge all your duties. Naunawaan po ninyo ako? Sino pong nakakaunawa? Taas mga kamay. But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work. Paano? Kapatilis. The unbelievers must accept and confess Jesus as their personal Lord God and Savior. The unbelievers and the lost must become Christians. Kinakailangan silang miyembro ng relihiyon ay gawin mo Kristiyano. Hanggang di sila nagiging Kristiyano, huwag mo sila tigilan. Kinakailangan si Kristo ang Diyos, ang Panginoon, ang tagapagdita sa kanila. Jesus Christ must be the personal, their personal Lord, God, and Savior. Nakikinig po ba tayo? Kaya pagkatapos ng mensaheng ito, mag-evangelize ka na. Dahil kung hindi ka mag-evangelize sa ating gawin sa Sunday, useless. Pumasok lang sa tega mo, lumabas mo din sa kanila, upo ka na naman yan. Walang mangyayari. Kada pagdalo mo, pag uwi mo ng bahay, mayroong Lunes, Martes, 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 Sabado, yung natutunan mo ng Sunday, isang kapuhay pa agad. Amen! Nakikinig mo po tayo rito? Kasi atin ka uli ng Sunday, wala naman nangyayari sa'yo. Napuno ka na lang, pero walang nangyayari sa'yo. Nakikinig mo po tayo? Amen po ba? Pagkagraduate mo ng engineering, ano gagawin mo? Di mo trabaho ka? Be an engineer. Pagkatapos mo na architecture, ano gagawin mo? Di mo trabaho ka? Be an architect. Pagkatapos mo ng nursing, ano gagawin mo? Be a nurse. Magtrabaho ka. Matapos yung makinig, kada gawain, ano gagawin mo? Isasaka po kayo. Tinuturoan tayo para mag-evangelize at sinasabi sa atin na ang nag-evangelize ay matalino. Kaya pagkatapos mo, ano gagawin mo? Mag-evangelize. Ikaw hindi ka mag-evangelize. Anong tawag sa'yo? At ang mga nag-evangelize ay matalino. Tigilan mo na isang araw, huwag kang mag-FB. Tigilan mo. Huwag kang mag-FB sa isang araw. Dalawang araw kang mag-FB. Tatlo huwag kang mag-FB. Apat, lima, anim, pito. Huwag kang mag-FB. Ang gawin mo, mag-evangelize ka araw-araw. Mas maganda yan. Amen! Amen! Kasi maraming nag-FB araw-araw, wala namang na-evangelize. Mas mabuti pang bitawan mo ang FB, mag-evangelize ka. Amen! Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang hindi na naman ang palakpak natin. Sino yung magbibigyan ng FB bukas? Hindi mag-FB. Mga taas na kapat. Lunes. Martes, hindi mag-FB. Merkules. Huwebes, Huwebes. Mag-evangelize kayo. Lalo na yung mga nasa ibang bansa, ipadala ka agad ang mensahe nito sa ibang bansa. I-post ka agad ito sa FB para mapamakita nila. Tigilan mo ang pag-FB, mag-evangelize ka. Huwag kang post ng kung ano-anong pictures. Huwag mo na i-post, huwag mo picturean yung mga verse sa Bible tsaka may po-post. Huwag na. Itigil mo. Umanap ka ng kapitbahay mo. Amen? Umanap ka ng classmate mo. Umanap ka na hindi maligtas, iligtas mo. Amen! At sigurado ako sa Sunday, marami tayong dala. Amen! Amen. Lakas ang palakpak natin kay Lord, ha? Number two. Matapos silang maging Kristiyano, they must attend church services. And they must be involved in different ministries. Nakikinig pa ba tayo? Dapat, pag sila'y nabahaginan mo ng Word of God, dapat mapadalo mo sila. Kung sila'y mamamatay na, huwag mo nang padaluhin. Mamamatay na yun. Pero kung buhay pa, padaluhin mo. Amen. Nakikinig po ba tayo? Makikita po natin sa alat ng Matthew 4:18-19. Matthew 4:18-19. Ito po ang sabi sa Matthew 4:18-19. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. Magkapatid, they were casting a net into the lake for they were
Amen. Dalawang magkapatid, two brothers named Andrew and Peter, sila ay napuhuli na isda. Anong ginagawa ng mga mangisda? Napuhuli ng isda. Pag nahuling isda, saan sinadala? Sa bahay, inuulam. O kaya naman, binibenta. Sa palengke, o kaya sila mismo nilalakon nila yun. Tama po ba? Anong ibig sabihin? Yung isda ay napapakinabangan. Kaya dapat yung mga nai-evangelize mo, papadalo mo sa church para mapakinabangan ng Diyos. Amen. They must attend the church. And they must be involved in different ministries. Meron kang spiritual mother o meron kang spiritual father. Ang spiritual mother mo, spiritual father mo, sila yung nagdala sa iyo sa Panginoon. Sila yun. Isipin mo ngayon, sino ang spiritual mother mo? Sino ang spiritual father mo? Ang aking spiritual father, pinsan ko. Nung nag-preach ako doon sa patay, nandun siya. Kaya lang, hindi na siya nag-preach ngayon. Nagbibenta na ng lupa. Pero bilang pagalang sa kanya na mas matanda siya sa akin at spiritual father ko siya, tinawag ko muna siyang mag-preach bago ako. Kaya lang, ayaw niya. Siya po yung spiritual father ko. Siya yung nagdala sa akin sa Panginoon. You have a spiritual father, you have a spiritual mother, somebody who brought you to Jesus. Isipin mo ngayon, sino ang spiritual father ko at sino ang spiritual mother ko? Mother, babae. Father, lalaki. Isipin mo. Ako, kilala ko. At alam ko yung aking spiritual birthday. Pinanganak ako ng May 16, pero na-born again ako October 5. Isipin mo anong taon, anong buwan ka na-born again. Isipin mo. Kailan mo tinanggap si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay? Isipin mo. Another thing is this. Kung ikaw ay merong spiritual birthday, at kung ikaw ay merong spiritual parent, isipin mo ngayon, ilan ang spiritual sons and daughters mo? Ilan? Ilan ang gusto ko pang idagdag sa kanila? Ilan? Sila yung mga hindi attending ng church. Sila yung mga sa ibang church na madalo, pero hindi malalim sa Panginoon. Backslide. Agaya nung nakaraan. Medyo matagal-tagal ng panahon. Hindi lang naka, yung nakaraan na yun, matagal lang nakaraan. Pumunta ako kay Sister Christy M. Nakita ko si Kabuboy, backslider. Binahagi na ko siya ng salita ng Diyos, pinag-pray ko siya. So ako na ngayon ang spiritual father niya. Amen. Meron siyang spiritual father noon, nung naborn again siya, pero nag-backslide siya. Pagbalik niya sa Panginoon, ako na yung spiritual father niya. Amen! Ang tanong ko sa iyo ngayon, ilan na ang spiritual sons and daughters mo? At ilan pa ang gusto mo maging spiritual sons and daughters mo? Kaya ang sabi ng Biblia, discharge all your duties. Yes, play the keyboard, but discharge all your duties in evangelize. Being a good instrumentalist is not an exemption for you to evangelize. Oo, aminado ako. Hindi ko pinagpapalaki malakas yung anointing ko. Pero hindi ito sapat para ito ang mag-evangelize. Pinuntahan ko sila. Bago namatay ang tatay ni Kabuboy, napatanggap ko. Pumasok na langit. Natala ko sila rito sa church. Naibalik ko yung backslider. Don't be satisfied.
Nagpapatan ka, nagtatapon rin ka, umaaapit ka, nag-special lover ka, wala kang dala, wala kang inaalagaan. You have no spiritual sons. You have no spiritual daughters. Don't be satisfied with your Christian life. Dapat meron kang mga anak, meron kang mga inaalagaan, meron kang napapalago, meron kang napapalaki. Amen! Sino ang nangangana? Yung pastol o yung tupa? Tupa. Ang pastol ang nag-aalaga, pero ang tupa ang nanganganak. So yung mga unbelievers, yung mga lost, dapat mapatalo mo sila sa church. Bakit may gimba? Ako po ang nag-plant yan. Bakit may bambaga? Ako rin ang nag-plant yan. Bakit may gabi? Halos mga churches natin, ako yung nagsipag-plant yan. Bagamat ngayon, may mga churches tayo na hindi ako na ako ang nag-plant. Pero marami dyan, ako po ang nag-plant yan. Ako po ang nag-establish yan. Bago po hinawakan ni Pastor Romero si Abdupax, ako muna yung unang nagpunta at pinapilasikaso kay Pastor Roan. Nalilinig po ako tayo. Amin po ba? Yung mga classmates ninyo, tingnan mo kung ilan na ang naging ang anak mo dyan at magiging anak. He or she that will serve is Christ. Meron kang spiritual birthday. Meron kang spiritual parent. Pero dapat ka may spiritual sons and daughters. Bilangin mo ilan na ang nagiging spiritual sons and daughters. Kaya sa Jesus Cristo, ang sabi niya, go into all the world and make disciples of all the nations. And make disciples of all the nations. Go into all the world and make disciples of all the nations. Dahil nais ng Panginoon, dumami ang kanilang maliligtas, dumami ang mga spiritual sons and daughters. Naimbitahan ako niya sa may, dito sa party, malapit sa Kapanopio, naimbitahan ako niya. Sabi niya, Pastor, sabi niya, ikaw po mag-preach sa Bible study. Nagulat po ako, makinig po kayo sa akin, ito ang sabi. Ang tagapagturo natin kayo sa ating gawain, mas bata sa akin. Pero siya po ang spiritual father ko. And I was shocked. I was surprised. Nakikinig pa ba tayo? A pastor invited me to preach in his Bible study. And I was shocked, I was amazed when he introduced me to his class that I am his spiritual father. I was shocked. He is younger than me, but he is my spiritual father. At kinuwento niya, backslide po ako noon. Nasa basketball court, nanonood ng liga. Ang lingkod po na Diyos si Pastor Ricky dumating, binahagi na lang ng salita ng Diyos na po naging ako nakapalit ako. At naging pastor. Amen! Bagamat hindi natin siya nakasama sa ating church. Dahil ibang lugar yun eh, wala tayong church doon eh. Pero when he became a pastor, he introduced me to his class that I am his spiritual father. Amen! Nagiginig po ba tayo? Palakpakan natin si Lord. So you have a spiritual birthday and you have a spiritual parent and you must have spiritual children. Kung anak ka ni ganito, dapat magkaroon ka rin ng mga anak. At bilangin mo ilagay yung mga nagiging anak, anak mo, magiging anak mo. At hawa pa mo ganito. At hindi mo na kailangan pamumuha pa ng mga anak. Diyan lang sa tabi mo, nariyan na sila. Ang boss mo, pwede mong gawing anak espiritual. Ang nasa ilalim mo, pwede mong gawing anak espiritual. Kay mayaman sila, kay mahirap sila, dalhin mo sila kay Kristo. Nakikinig pa po ba tayo? Amen! Kaya sa araw na ito, hindi lang kayo sinasabihan mag-evangelize, tinuturoan kayo kung paano mag-evangelize. He that wins souls is wise. That what Proverbs 11:30 says, it
means if we are evangelizing, we are wise. And we must not only say that we must be wise, we are also instructing how to evangelize. May personal evangelism, may group evangelism. Nakikinig pa po ba tayo? Kaya makikinig sila kay hindi, sila po. Kita ka pa po ba dito? Kaya makikinig ko hindi, sila po. Kaya ayaw o hindi, sila po. Amen po ba? So they must attend to the church services and be involved in different ministries. Come follow me and I will make you pictures of men. Ito yung mga isda. Hindi sapat na makita lang ang mga isda. Kinakailangan inet ang isda. Ilalagay sa bangka, iuwi ng bahay, uulamin at ipagbibili. Hindi sapat na mabigay ka lang ng tracks. Patakas ka ng magyagi. Patanggapin mo sila ay Kristo at padaluhin mo sa Diyos. Hello? Hello? They must attend church and be involved in different ministries. At yung mga bago, alam mo ba na yung mga bago, alam mo ba yung mga dinadala mo? Alam mo ba ang tahigit na nag-aasiras nyo, alam mo ba dapat kung sino? Ikaw. Kasi ikaw ang spiritual marriage din eh. Ikaw ang spiritual parent yan eh. Hindi ba pwede ipagkatiwala sa iba yan, alagaan mo sila. Ititext, supportan mo sa tatawagan mo sila. At yung kinakailangan mo ng support,